Noong 1920, ang bagong kasal na ito ay nakatira sa New Brunswick, New Jersey, kasama ang kanyang asawang si Earl. Kapag nakauwi na si Earl mula sa kanyang trabaho sa kumpanyang Johnson & Johnson, palaging may hapunan ang kanyang asawa na si Josephine sa mesa. Sa kasamaang palad, nagkakaroon din siya ng ilang mga hiwa at mga paso sa kanyang mga daliri. Nang walang malagkit na benda, walang madaling paraan si Josephine sa pagbenda ng sarili niyang mga sugat, kaya kinailangang putulin ni Earl ang mga piraso ng adhesive tape at cotton gauze at gumawa ng benda para sa bawat sugat. Nangyayari ito araw-araw at araw-araw ay nangangailangan si Josephine ng higit pang mga bendahe. At sa wakas, pagkatapos ng ilang linggo ng mga aksidente sa kusina, nakagawa si Earl ng isang ideya. Si Earl ay naupo at naghanda ng ilang gamit na mga bendahe sa pamamagitan ng paglalagay ng mga parisukat ng cotton gauze sa pagitan ng isang malagkit na strip at tinakpan niya ito ng crinoline. Ngayon ang kailangan lang gawin ni Josephine ay putulin ang isang haba ng strip at balutin ito sa kanyang sugat, kaya ngayon ang ideya na ito ay naging mabenta na sa publiko, at ngayon ito ay tinatawag na band-aid na rehistrong simbolong tatak pangkalakal, o brand adhesive bandage. Hindi nagtagal ay sinabi ni Earl sa kanyang boss sa trabaho ang tungkol sa kanyang bagong imbensyon at hindi nagtagal ay ginawa at ibinebenta ang unang malagkit na bendahe. At ito'y ipinangalan nila bilang isang band-aid. Kalaunan ay ginantimpalaan si Earl ng isang posisyon bilang vice-presidente sa kumpanya, kung saan siya nanatili hanggang sa kanyang pagre-retiro. Maaaring hindi napagtanto ni Earl Dixon kung ano ang isang makabagong produkto na iniimbento niya. Ngunit ito ay tiyak na mananatili sa mga sumusunod pang henerasyon. Ang band-aid ay matagal nang naging pangunahing sangkap sa first aid kit ng isang pamilya bilang pinagmumula ng pagpapagaling, kaginhawahan at proteksyon. At habang ang bandage ay lumawak sa paglipas ng mga taon, gayon din ang teknolohiya at pagbabago sa likod nito, ang Band-Aid brand ay lumipat mula sa pagiging mahigpit na isang bendahe tungo sa pagiging isang tatak na nag-aalok ng iba't ibang uri ng mga produkto upang matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga aktibong pamilya ngayon, at ang kanilang mga pamumuhay.